Kulang sa masusing pag-iisip ang pamamaraang umaasa lang sa dami ng bilang. Ang direksyon ng aasintahin, posisyon ng barrel, paggalaw ng daliri. Bawat isa sa mga ito, napakadali lang naman. Kailangan nyo maging mas malikhain. Naku, hindi naman. Malalaman mo makapangyarihan ka talaga kapag gusto kang patayin ang lahat. Yung mga nangurakot ng pera para sa pagkain ng mga bata. Yung mga empleyado na nag-inspect ng center. Yung nurse na nanggagamot sa mga bata. Pati ang chief ng police na trabahong protektahan kami. Lahat sila, mga ordinaryong tao. Saglit lang ha. Nasa si Producer B? Mr. B? Nasa si Producer B? Teka, hahanapin ko siya. Sensya na! Andito ako! Late lang! Ayun pala. Sensya na! Late ako. Saka ba galing ha? Oh, kukunan ko na kayo ng picture. Tingin sa camera, ha? 1, 2, 3. Kahit maliit na galos lang sa mga anak nila, nababaliw-baliw na sila. Pero pag ginugulpi kami, at halos mamatay kami sa gutom, hindi nila kami pinansin. Mga magulang din sila. At may mga sariling pamilya. Yun ang nagutsok sa akin para malugmok. Kaya naman, gusto kong tanungin sa kanila, noon, talaga bang hindi nyo man lang kami nakita? Inimbestigahan mo ang murder case sa Hope Welfare Center at inaresto ang may sala na si Jung Yun-jae. Yes, Your Honor. Tama po yun. Ilang tao ang namatay sa kasong yun? Ang kabuuang bilang po, 15. Kung ganun, bakit naman sila pinatay? Ang mga biktima, nadamay lang lahat sa paghihiganti ng nasasaktan. Kung ganun, ano mismo ang ginawa ni Mr. Yu Sung-hun? Para makapaghiganti, binuo niya ang plano niya sa lahat ng pagpatay. Hanggang ngayon, namuhay ako bilang kapatid ng nasasaktan na si Ryu Sung-hun. Papa ko si Ryu Iho at mama ko si Napuki. Konektado rin ang mga magulang ko sa kaso. Bata pa lang kami, lagi na nagsisinungaling ang nasasaktan sa akin para manipulahin ang memorya ko. Dagdag pa ron, nung magsimula ng pagpatay, pinagmukha niya akong suspect sa isa sa mga kaso. Kung ganun masasabing ginawa yun ng kapamilya mo, hindi mo ba ginustong balikan siya? Kahit sino gugustuhing magigante. Pag di sila trinato ng tama. Pero di lahat ng taong ganun ang pinagdaanan kayang pumatay. Walang kahit anong dahilan ang makapagbibigay katwiran sa pagpatay ng tao. Yun lang po. Witness, maaari ka nang bumalik sa upuan mo. Hunting ka na ba ng Cuneo? Hindi pa po. Kung gusto mong humuli ng Cuneo, umakyat ka muna sa tuktok ng bundok. Ang mga Cuneo kasi mas mahaba ang mga paa sa likod kaysa sa harap. Kaya mahihirapan silang pumaba. Kapag nakawala sila sa kulungan nila at sabay-sabay silang tumakbo pata sa tuktok ng bundok, magiging masaya na sila dahil ligtas na sila. Doon ka magpapakita at habulin sila pababa. Tapos ang kawawang Cuneo maguguluhan at natatakot na baka mahuli siya ng patibong.
O di kaya'y makain siya ng lobo. Ano? Ayos ba yan? Magiging okay ka rin. Masunurin kang bata. Sir, pero palalayain niyo po ba ako? Oo naman, siyempre. Sige na, umalis ka na. Bago pa sila makinala sa'yo. Layunin ng medisina ay bigyang kaligayahan ng mga tao. At ang simpleng pagampat ng sakit o pagpapahaba ng buhay sa mga gamot ay hindi magtitiyak ng kaligayahan. Naniniwala ka ba ron? Sabihin mo, ano sa tingin mo ang totoong papel ng mga doktor? Sa nagpapatuloy na pananaliksik at pagpapaunlad ng medisina, ang tao ay may pagkakataong patuloy na huminga kahit halos hindi na talaga sa buhay. Lumalabo ang linyang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Higit kailanman, kailangan ng mga tao makapagpasa ng matuwid para sa buhay. Nang mga may kakayahang magpasa kung ano ang pinakamabuti para sa pasyente. Para sa akin yan ang tungkulin ng isang doktor. Matuwid na pagpapasya para sa buhay. Kung ganun, kasama ba ang euthanasia ron? Oo naman. Sinasabi mong ang kamatayan ay bahagi ng matuwid na pagpapasya? Sa panahong ito, prosecutor, maaaring maging tamang desisyon ang kamatayan. Lumabo na ka mong linya naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Kapag nabigyan karapatan ng isang tao na magdesisyon dyan, ang karapatang yan ay pwedeng maging otoridad. At ang otoridad, pwedeng maging masama. Pwedeng abusuhin. At nakakatakot yan kapag buhay ang pinag-uusapan. Sa kaduluduluhan, ang buhay ng tao na isinakripisyo kailanman hindi na maibabalik pa. Ang kamatayan ay hindi laging siya ang tamang landas na pagpipilian. Ang tanging ginagawa ko, inaalam ko ang pinakamabuting gawin sa pasyente hanggang sa huli. Hanggang sa sandaling kailangan ng mabili sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa pinakadulo, ang batas pa rin ang magsasabi sa'yo kung matuwid o hindi ang naging desisyon mo. Walang batas na sasapat sa lahat ng kalagayan. Kung paanong walang sapat na luna sa lahat ng pasyente. Sa parehong sitwasyon, parehong dapat matukoy ng batas at ng medisina kung ano ang pinakamabuti nitong desisyon. Kaya lang, dahil nga napakabastos ko, kaya naman alam ko to.
magagawang iligtas ng kabastusan ng mundo. Kumanta siya. Pinangako mo sa aking titingnan mo lamang siya. Kaya bakit? Dahil doktor ako. Pwedeng ipaliwanag mo ang ibig sabihin nun? Isa akong doktor na nag-aral ng medisina para magligtas ng buhay. Hindi pa ako lubos na nabubulag sa ambisyon ko para magsakripisyo ng isang buhay. At hindi ko pa tinatapon ang tangal ko bilang doktor. Parang sinasabi mo sa akin isa kang doktor samantalang ako hindi. Natapakan ko ba ang dangal mo bilang doktor? Pag nasira mga surgery equipments at wala na akong sapat na tao, paano ko siya ililigtas? May madaling paraan. Pero pinili mo ang komplikado. Naiintindihan ko ang sinasabi niyo. Pero ilalagay ko ang konsensya ko at ang lakas bilang doktor sa buhay ng pasyente. May nabubuhay kahit na pinaka-imposibleng sitwasyon. At nasaksihan ko yon. Hindi ka ba magsisisi sa pag-alis sa bangka ko? Ang problema ay kung saan direksyon papunta ang bangka mo. Kung mali ang paroroon ng destinasyon, hindi ba mas tamang tumalon sa gitna ng paglalakbay? Mali ang paroroonan? Bakit hindi niyo subukang ibahin ang destinasyon? Hindi. Makararating na ako sa paroroonan ko. Kaya bakit pa? Dahil ikaw ang gumawa ng operasyon sa kanya, umaasa ako makababalik siya sa normal. Dahil kung magkakaproblema, sisiguruhin kong ikaw ang mananagot dito. Isang operasyon na may doktor na nanginginig ang kamay dahil sa PTSD. Mukhang meron kaya tang lihim na motibo. Kung yun ang tingin nyo, kaawa-awa kayo. Si Dr. Harvey Lee, pag nalaman niya ang tungkol sa ginawa mong medical malpractice, ano kaya mangyayari? Sa bangka ko. Sa malawak na karagatan ka, babagsak. Ang sakit na nararamdaman ng tao, paraan yun ang katawan natin na makipag-community. Dahil siguro, hindi ako nakararamdam ng sakit, pero lagi ako nadidisgrasya. Kung may problema sa isang part, sinasabi ng katawan natin na may hindi tama sa area na yun. At nakapagligtas, ang totoo, kaya ako pumunta, may sasabihin po sana ako sa inyo. Simula ngayon, mananampalataya na ako sa inyo. Sana payagan niyo ako. Pakiramdam ko kasi hindi ko pa kaya. Araw-araw ako nananaginip ng masama. At kapag nagigising na ako tuwing umaga, nag-aalala ako kung kaya ko alagaan si Gio. Natatakot na rin ako magtiwala ulit. At tuwing umaga, parang gusto ko na lang na hindi na magising. Tagapagligtas, kung paano mo tinulungan si Jiul, sana matulungan mo rin ako. Gawin mo yung makasensyang paraan ng pag-aayos sa isip ko. Miss Yang, naniniwala ka ba sa akin? Opo, naniniwala ako. Maniniwala ka ba sa sasabihin ko? Opo, susundin ko po kayo. Simula ngayon, sa isang tao ka lang maniniwala. Opo. Ang taong dapat mong paniwalaan, walang iba kundi sarili mo. Mahalin mo dapat ang sarili mo. Kailangang magtiwala ka sa sarili mo.
gawin mo lang yun at habang buhay kang ligtas. Naintindihan mo? Akala ko kung ano lang sasabihin niya, pero grabe! Lahat ng sinabi niya, lahat talaga makabuluhan. Natagpuan niya na ang kaligtasan niya sa tulong ni Lord Daru. Ah! Ay, si Dr. Brain, mas lalo siyang gumagaling sa palingin ko. Alam mo ibig sabihin nun, di ba? Oo naman. Pag nakikilala mo, ganun. Teka lang, hindi ba parang hangang-hanga ka? Kanino? Doon sa lalaking doktor na nakilala mo, si Dr. Brain. Siya na lang lagi mong bukang bibig. Pwede bang tungkol naman sa atin? May kailangan ba pag-usapan sa atin? Ah, meron pala. Bakit palagi na lang merong jokbal dito, ha? Iwalay na tayo. Ay, bawal ba kumain ng jokbal kasama ang ex? Masama ba yon? Ay, palagi na lang ganyan ang sagot mo eh. Isa lang naman ang masasabi ko dyan eh. Nagtataka na ako, ha? Bakit ba ang sungit-sungit mo? Masungit? Gusto mo ba ako makita magsungit? Ano? Uno, saan pupunta? Ano problema? Ina! Ay, naku naman talaga. Kaya dapat di na tayo nagkikita eh. Malis ka na nga dito. Nagsalita yung lalaking nagsabi dating gusto niya lang lagi kami magkasama katulad ng koala bears. Ano ka ba? Hinaan mo boses mo. Ano ka ba? Yun naman talaga sinabi mo. Paano kung... Balikan natin. Nakaraan. Ay, tumigil ka nga. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Umalis ka na nga dito. Sige na, umalis ka na. Ay, teka. Umalis ka na, sabi. Alis na. Sige na. Bakit ba ganyan ka kasalbahin sa akin, ha? Ay, bakit ba ang kulit mo, ha? Ay, sige na. Alis na. Hindi ako aalis. Alam mo, dito sa mundong ibabaw, may bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. Iniisip ng mga tao, nagiginhawa ang buhay nila pag nagsumikap silang mabuti. Subalit, may hindi ka matatakasan kahit na gaano ka magsumikap sa buhay. Alam mo kung anong tinutukoy ko. Tungkol sa tunay mong magulang. Pag masalapi ang magulang, mapagkakalooban kanya ng marangyang buhay. Kaya lang, pag salat sa buhay ang magulang, ang tanging maibibigay niya lang ay ang nakakaawa niyang buhay. At wala na siyang ibang aasahan. At dahil pinapasa ng magulang sa kanyang anak kung anong meron sila, sana hindi ka nalang dapat isinilang. Hindi ka dapat sinilang sa mundong ito. Mas makakabuti para sa inyo ng iyong ina kung hindi ka nabuhay sa mundong ito. Subalit, sino pa ang maaari mong sisihin? Masisisi mo na lang ang sinumpa mong buhay sa pagkakaroon ng ganong ina. Huwag ka nang gumawa ng paraan. Huwag mong takasan ang nakalulunos mong kapalaran. Huwag ka na ring manlaban. Mabuhay ka na parang patay. Yun lang ang paraan para mabuhay kayo ng iyong ina. Naiintindihan mo? Tandaan mong sinabi ko, kung sakaling hindi mo yun naintindihan, sa susunod, tutuluyan ko na talaga ang buhay ng iyong ina. Ay, nako. Ang mga taong kulang na nga sa scientific thinking, rationality at logical reasoning na hindi pa nagsisikap, kinasusuklaman ko yun. Eh, di kasuklaman mo ko. Dito na lang ako. Pampihira. Ay, nako. Kung ganun, sa tingin mo may ibang tao na nag-activate ng dinamit na high-frequency bracelet ni Mr. Kim Jeon? Nagsalita na ang edukada.
Ay, kahit elementary, alam yun. Hindi kami nagtatanga-tangaan, okay? Tinignan ng staff ang CCTV. Lahat ng na-record ng araw na yun. Pero wala silang nakita. Wala kahit isa sa kanila ang nakakaalam na si Mr. Kim mayroong Parkinson's disease. Ah, hindi. Meron pa na nakakaalam. Dalawang may alam. Mr. O, nung oras nung insidente, meron kang kausap sa phone sa parking lot, hindi ba? Tama. Kausap ko ang asawa ko. Pumunta ako sa parking lot para hindi maingay. Huwag ka mag-alala, maayos ang lahat. Hindi ba nakita sa CCTV? Oo, nakita ka namin. May ilag nung pagtawag mo. Na ginawa mong alibay. Mr. O, pwede bang i-turn over mo sa amin ang cellphone mo? Sige. Walang problema. By the way, hindi ka ba aware na may Wernicke-Korsakoff syndrome si Miss Jong Eun-young? Hindi ko pa naririnig ang sakit na yun. Kung ganun, naniniwala ka bang alam ni Miss Jong na binuksan niya ang application? Si Jaewon at Eun-young, pamilya na para sa akin. Umaasa akong hindi totoo yun.